Hi everyone! Good afternoon! This is Sam Brusas and welcome back to my channel. Oh my gosh! This is it! Pag-uusapan natin ngayon. Mukhang tatalunin siya nito kung sino siya. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, please watch this. Hello beautiful people, mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat ng mga bago nating subscribers, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe nyo dito sa channel ko. At sa lahat naman ng baka mamasam dyan na laging sumusuporta araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang tapatan tayo ngayon. Alam ko lahat kayo ay excited na sa darating ng Miss World 2022 this coming March. Dahil lahat naman tayo ay nag-aabang kung ano ang magiging resulta ng compete nga nito ni Miss Tracy Maureen Perez, kung saan naman talaga ay masasabi ko umariba siya ng bonggang-bongga. So bali namili na nga ng 40 candidates ang Miss World Organization na kung saan sila na lang ang babalik dito sa Puerto Rico para mag-compete this coming March 13 hanggang March 16. So nakaka-excite kasi isa nga dyan sa napasama sa top 15 finalists itong ating pambato na si Tracy Maureen Perez. Si Tracy kasi kaya napasama siya sa top 15 na siguradong-sigurado siya kasi nga nanalo nga siya sa head-to-head challenge. Kumbaga, maganda ang laban na meron itong sila sa Miss World 2022. Kaya naman lahat tayo ay excited. Pero syempre, hindi pa tayo nakakasiguro dun guys. Malalaman pa natin talaga kung ano ang magiging kapalaran dito kapag nag-start na ang competition. Kasi sa ngayon, masasabi ko na talagang very strong ang pambato ng Pilipinas dito sa Miss World kasi nga sa performance na ipinakita ni Maureen Perez. Pero syempre, iba pa rin yung talagang masasabi natin na declare na siya ang next Miss World, di ba? Iba yon kasi syempre, maraming mga magagaling na kandidata. Nandiyan dyan si Miss Venezuela, nandiyan dyan si Miss India, si Miss USA, si Miss South Africa, na masasabi mo na talagang, ay nako, mukhang mahirap-hirap tong laban ng Miss World. But naniniwala ako sa kapasidad na meron itong si Maureen sa competition ng Miss World at hindi imposible na sa kanya mapunta ang corona. Kasi tulad nga na sinabi ko, napaka-authentic kasi talaga nito ni Maureen. Saka yung laban niya dito sa Miss World with the heart talaga, yung experience niya mula sa nanay niya, tapos yung advocacy na tinutulak niya, at ano ba naman masasabi ko, ay nako Maureen, nakakangilabot, kumbaga parang kakaiba yung ino-offer niya dito sa Miss World, kaya malaki yung chance ni Maureen na manalo sa competition. Plus hindi lang yun, syempre yung ganda at yung talino kung paano siya magsalita, mag-deliver na sinasabi niya ay from the heart, so yun. So medyo nangangamba lang tayo dito kay Miss India, kasi nga diba may mga nagsasabi na mukhang si Miss India din ang mananalo ngayong taon na to. Either na hindi ko naman masyado na subaybayan yung talagang lahat ng kalaban niya dito, pero naniniwala ako na aangat pa rin ang laban ni Maureen, lalo na pinaiiral niya ang kanyang puso sa competition, di ba? Kasi napaka-importante yon. Yung nagkukumpit ka with the heart. So napaka-malaking halaga yon kasi kapag nakita yon ng organization, winner, di ba? So yan ang bala na meron itong si Tracy Maureen Perez dito sa competition ng Miss World 2022. So yun, so nakaka-excite, di ba? Kaya nandoon siya sa helera ng top 15 talaga. But ipag-pray pa rin natin si Maureen at syempre hingiin natin sa Panginoon na sana mag-align ang lahat ng star kay Tracy Maureen Perez para sa ikalawang corona natin dito sa Miss World. So sana naman ibigay dito kay Maureen ako. Magandang pagdiriwang yan! Anyway, so ngayon pala congratulations na kay Tracy Maureen Perez kasi sa ipinakita mong galing, sa ipinakita mong tapang, sa talagang masasabi ko kay ka dahil naniniwala ako sa galing na meron ka, di ba? So yun, so tayong lahat naniniwala dito kay Maureen. But guys, ito nga,
Maraming nagsasabi na kung pag sila ang nagtapat sa Miss Universe, sino kaya ang mananalo. Isa nga sa mga tinutulak ng lahat na sumali nga dito sa Miss Universe Philippines itong si Steffi Abdiraz-Torres. Maraming naniniwala yung kapasidad na meron itong si Steffi ay talaga namang sinasabi nila pang Miss Universe. Ako nakikita ko kung dadali si Steffi sa Miss Universe, naniniwala naman ako na papalo naman si Steffi kasi sa ganda, saka sa mga pasabog nito. But syempre, depende yun sa makakalaban niya. Lalo na kung makakalaban niya nga itong si Antonia Porcel ng Thailand. Na alam naman natin si Antonia Porcel ay dating naging Miss Supranational noong 2019. At nakita naman natin, misa nang tinalo ni Antonia ang Pilipinas sa competition ng Supranational. So, iba din yung galing talaga ni Porcel. Ako, kung ako ang tatanungin nyo guys, sa opinion ko lang to, kung magtatapat si Steffi at saka si Antonia, maniwala kayo. Yung ganda na meron itong si Porcel ay talagang masasabi ko naman ang elegante ng beauty na meron siya. So yon, kumpara dito kay Steffi Abdiraz-Torres, kasi ang ganda na meron si Steffi Abdiraz-Torres ay talagang masasabi ko naman, pasabog lagi. Yung alam mo yun, yung very strong yung personality niya, but hindi ko nakikita na ganun ka-charm. Si Antonia naman, talagang makikita mo na bukod doon sa elegant na yung beauty, grabe yung charming niya, talagang masasabi ko, ay nako, ang ganda-ganda niya, lalo na sa personal guys, kapag nakita niyo siya, ay nako, sabi ko sa inyo, para siyang anghel, di ba? So yon. So ako nakikita ko na kaya ni Antonia Porcel masungkit ang corona ng Miss Universe kung sakasakaling siya ang ilalaban ng Thailand dahil sa pagiging sincerity at saka yung galing na meron siya. But syempre si Steffi, mas gusto kong sumali siya sa Miss Grand International kasi naniniwala ako na mas kaya niya doon. Yung beauty na meron itong si Steffi, doon ko talagang masasabi ang atake niya talaga. Yung mga tipong pang Miss Grand, pang Supranational, doon ko siya nakikita. More than dalhin natin siya sa Miss Universe, feeling ko masasayang lang siya. Pero dito sa Supranational at saka dito sa Miss Grand, 100% pwede siya ang mag-title bilang bagong reyna nang nabanggit natin kataping pala. So, doon ako talaga dumalagay dito kay Steffi Abdiraz-Torres. Isa pa sa mga itatapat ko dito kay Antonia Porcel, pwede pa ito si Michelle D. Pero kasi yung ganda ni Michelle D saka yung talino ni Michelle D, subok na natin yan. Kumbaga parang kung ikukumpara ko si Antonia Porcel at saka si Michelle D, I think lalamang pa rin si Antonia kasi iba talaga yung ganda na meron siya more than dito kay Michelle D. Pero si Michelle D, yung experience niya dito sa Miss World, and I think kayang-kaya ni Michelle D na makipagsabayan kay Antonia, di ba? So, dadaanin lang talaga ni Michelle D sa styling, dadaanin niya talaga sa mga pasabog na alam mo yun, kailangan maiba yung atake niya, iba yung gagawin niya sa laban ng Miss Universe kung sakasakaling siyang ipadala ng Pilipinas, and then babaguhin yon ng bonggang-bongga sa nakita natin dito sa Miss World. Kasi yung atake niya sa Miss World, aminin naman natin, hindi naman ganun talaga masasabi ko na ay pak na pak. Pero yung talino, yung gali, doon ko masasabi na parang ay talaga lalamang at lalamang si Michelle D. Kasi iba din talaga yung galing na meron ito si Michelle D, di ba? So yon. So kung ipagkukumpara ko si Antonia sa kasi Michelle D, mahirap pumili. Pero naniniwala ko magandang laban ng Pilipinas at Thailand to. Pareha silang putong-tong sa top 5, pero depende na yun kung paano nila ilalaro ang competition ng Miss Universe kung sakasakaling silang dalawa ang magtapat sa finals dito sa Miss Universe. So, nakaka-excite to. Basta ako guys, ayun nga, tulad nga na sinabi ko, Steffi Abdiraz-Torres, naniniwala akong maganda, naniniwala ako sa galing, pero ayokong masayang yung huling laban niya sa competition. At then, gusto ko para sa kanya, kung sakasakaling lalaban siya sa isang international pageant, yung make sure talaga na siya yung mananalo. Yung parang laban ni Maureen Montaigne, di ba? Na parang huling laban ko to, huling rampa ko to, pero akin ang corona. So gusto ko yung mga ganun laban. And then, ito naman si Steffi Abdiraz-Torres. Dapat maging wise siya sa competition na sasalihan niya kasi napaka-importante talaga na wise siya. Ngayon, kung
kakalabanan niya si Antonio Forsyth ng Thailand, eh, I think hindi siya mananalo kay Antonio Forsyth. Ako na lang nagsasabi kasi iba talaga yung atake ng Antonio Forsyth. Ako nga tulad niya na sinasabi ko, kung gusto manalo ng Thailand sa Miss Universe, ipadala ninyo si Antonio Forsyth. Pero si Antonio Forsyth, kung makakalaban niya si Michelle D sa competition ng Miss Universe, kung sakasakali man, I think mahihirapan si Antonio na sipain si Michelle D para sa corona ng Miss Universe, di ba? Yung talagang alam natin na lalaban itong si Michelle D, di ba? Lalo na kung talagang dikdikan na yung laban. Kasi iba eh. Pat magaling si Antonio, magaling si Michelle D, magaling din si Steffi. Pero yun yung nararamdaman ko. Kayo guys, ano bang say ninyo dito sa pinag-uusapan natin? Tingin nyo ba kaya ni Michelle D talunin itong si Antonio Forsyth pag sila ang nagtapat sa Miss Universe? Tingin mo ba si Steffi Abelasturi o obra kay Antonio Forsyth pag silang dalawa ang nagtapat sa Miss Universe? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang opinion mo dito sa pinag-uusapan natin. So yun guys, maraming salamat po sa inyong lahat, sa walang sawang support ang binibigay ninyo dito sa channel ko. Saka syempre, hindi matatapos ang araw natin ngayon na walang pa-shoutout. Kaya, shoutout time! Shoutout po para sa mga ilan nating kaibigan na lagi naman nakatutok dito. Kay Ruel Ramos, maraming salamat. Karil Jane Iso, Mr. Greg, Red Masekat, si Red Masekat, CJ Eliemos, Anita Kalambang, Shirley Corona. Hello, Tita Shirley. Kamusta po? And then, nandyan din si Edwin Lucero, Jenaline Napaton. Madam Jenaline, maraming salamat sa'yo. Alam mo na kung ano yon. So, yon, thank you. And then, of course, si Trumi Fitness, Alan Balbuena, Bebot Reyes, Toto de la Vega, John Garcia, Julie Mondragon. Hello, Mars. So, yon, maraming salamat. Saka, syempre, gusto ko rin batiin itong si Jessar Kilata, nako, nagpa-vaccine. Hello, Jessar. Pagaling ka, anak. And then, of course, gusto ko rin batiin si Ellie Del Barrio, Justin Hu, Real Aces Pascual. And then, of course, si Attorney Cornelo Dilag. Maraming salamat sa'yo, Attorney Cornelo Dilag, si Mr. Dilag, na talaga naman masasabi ko, I love you. So, yon. Syempre, sa aking best friend na si Rona LB, sa aking twin sister na si Kaylin Yang, si Mama Jem na lagi din nakatutok at nakasuporta dito sa channel natin. Sa inyong lahat, guys, maraming salamat po. Always keep smiling and always think positive. Sabi nga ganon, walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. Alam!